Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay Kanyang inanyayahan na dumalo sa banal na pagdiriwang na ito. At isama po natin sa ating mga personal na kahilingan ang lahat ng kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin, lalo't higit ang mga taong may sakit. Alalahanin din po natin sa misang ito ang lahat ng taong nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ang mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at patawad sa ating Diyos Amang nasa langit. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati wala kang pakialam sa Kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyo nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawali sa iyo ng kaunting panahon sa Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pangtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkulang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko naibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko,
bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahay lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Siyon, ay manantili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rine. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon na siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naalala ko ho, nung ako'y naordinahan, meron pong isang doktor na nagbigay sa akin ng isang frame. At kalakip po ng frame na yon, yung regalo niya po ay kanyang sulat kamay. Kakaiba no, doktor, napakaganda ng sulat kamay. Siya po kasi ay nagka-calligraphy. Sasabi po doon sa frame at sa binigay niya sa akin, ay patuloy na pinapaalala sa aming mga pari. Ang sabi po doon, Priest of God, say this mass as if it were your first, your last, and your only mass. No, parang sinasabi, ipagdiwang mo ang misang ito na parang ito yung una, huli, at ang iyong only mass na tatanging pagmimisa. Ito po ay patuloy na nagpapaalala sa amin na kailangan namin paghandaan ng pagmimisa sapagkat hindi natin alam kung kailan na ang susunod na pagmimisa. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, tinutukoy dito kung kailan ba darating ang paghahari ng Diyos. No? Kaya ang tanong,
Kung ang katapusan ng mundo ay mangyayari bukas, ano ang iyong gagawin ngayon? Ngayon, maraming mga tao ang natatakot kapag pinag-uusapan ang katapusan o kamatayan. Siguro ang ebanghelyong ito ay nakakapagbigay sa atin ng refleksyon na baguhin ang ating pamumuhay o i-priority ang mga bagay-bagay sapagkat hindi natin alam kung kailan matatapos ang mundo. Marahil sa ang iba, matatakot, no? Na hindi pa ako handa, baka ang katapusan ng mundo ay bukas na. Meron akong isang matalik na kaibigan na nagpapaalala sa akin, no, na huwag ako magsalita tungkol sa end of the world dahil hindi naman talaga natin alam kung kailan ito matatapos. Ano? Sapagkat ako rin ay isang biktima ng isang taong nagwo-worry, no, kung kailan nga ba ang katapusan ng mundo. Sapagkat minsan kapag tayo'y nakakaranas ng pighati, ng problema, ng stress, o meron tayong malubhang karamdaman, naisip natin na, Lord, ito na yata ang katapusan ng mundo. Naalala ko nung lalaman ko na meron akong isang progressive disease na walang gamot, ako ay nag-worry din. Siguro, katapusan ko na. Siguro, katapusan na ng mundo. Sapagkat wala nang gamot ang magiging solusyon sa aking sakit. Hindi lang huhalata, pero meron. Kaya mga kapatid, titingnan natin, kailan nga ba? O pag nilalayan natin, kailan nga ba ang katapusan ng mundo? Siguro kung kayo yung nagwo-worry, pinapaalala sa atin ang Diyos na huwag mabahala. Sapagkat ni isa sa atin ang nakakaalam kung kailan ang katapusan ng mundo. So imbes na isipin natin kung kailan ang oras ng paghahari ng Diyos o katapusan ng mundo, siguro simulan natin isipin yung oras na ating ibinibigay sa tao. Sapagkat yun ang mahalaga upang mamuhay ng payapa sa mundong ito. Marahil hindi natin inaasahan may mga taong darating sa inyong buhay na patuloy na magpapaalala sa iyo at nagbibigay ng oras sa inyo upang ma-realize ninyo na ang Panginoon ay palaging nandyan lang. Ang presensya at paghahari ng Diyos ay nasa atin na. Tayo lang ang minsan ay nagbubulag-bulagan at nakafocus sa mga bagay na hindi naman natin dapat i-worry. Katulad ng katapusan ng mundo. Marahil kung ginagawa natin ang dapat natin gawin ngayon, hindi na natin kailangan mag-worry sa mga susunod na araw. Kung ginagawa ninyo ang inyong obligasyon bilang magulang sa inyong mga anak, sapat na yon. Kung ginagawa ninyo o binibigay nyo ng oras, binibigay nyo ang oras at resources sa ibang tao, sa mga taong nangangailangan nito, sapat na yon upang kaharian ng Diyos ay maghari sa inyo at ang presensya ng Diyos ay maibigay nyo sa inyong kapwa. So kung bukas, tatanoyin natin, ay katapusan na ang mundo, anong dapat natin gawin? Kailangan natin gawin, mamuhay. Mamuhay kayo ng payapa. Isabuhay nyo ang araw na to sa paraang alam nyong kaya ninyong. Live this life in the best way you can. Sapagkat hindi natin alam kung kailan ang una, huli, at ang mga susunod pang araw. Kaya sa inyong pamilya, no? Bigyan nyo yung oras ninyo. Hindi nyo alam kung ilang birthday na lang ang nalalabi sa kanila. Halika ninyo, yakapin ninyo, arugain ninyo, ibigay nyo ang kanilang mga pangangailangan. Huwag na nating hintayin kung kailan ang katapusan ng mundo. Ngayon ang oras upang ipakita sa kanila ang presensya ng Diyos. Ngayon ang oras upang ipakita sa kanila ang kaharian ng Diyos ay naghahari sa inyong buhay. Kaya hindi na mahalaga kung tatanungin pa natin kung kailan ba ang takdang oras ng katapusan ng mundo.
Isipin natin kung anong oras, kung ilang oras pa ang ibibigay natin sa ating mahal sa buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mo ba na, na siyang nagmulat sa bulan, sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito si Jesucristo, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga... Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang bagong tipan.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po natin itong pagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa May Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Desyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng livestream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang livestream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule at experimentum simula sa Disyembre. Ikalima, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yunting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-anim, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na misa. Patuloy po nating ibigay ang ating oras at presensya sa ating mga mahal sa buhay. Katulad ng ating Panginoon na nagbigay ng kanyang oras at presensya sa banal na misa, tayo rin ay inaanyayahan na gawin ang nararapat at gawin ang tama ngayong araw na ito. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyari ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.